Mapagpalang araw mga kataba. Gagawa naman tayo ng easy donut. Meron tayong 2 cups ng flour, 1 cup ng water, pwedeng milk, 1/4 na sugar, any sugar pwede mga kataba. Tig 1 tablespoon na baking powder, baking soda, at meron din tayong a pinch of salt. Hinalo ko na dito mga kataba. Tapos meron tayong 2 tablespoon ng melted margarine, pwedeng oil, butter, at ang ating cube, maliliit na cube ng ating cheese. Maglalagay ako ng konting vanilla. Tapos pwede na nating i-mix ang ating flour. Yan. Unahin natin ang ating mga dry ingredients. Baking powder, baking soda, pinch of salt. Take isang kutsara ng baking powder at baking soda. Maglagay na tayo ng ating tubig gradually. Dahan-dahan, wag nating biglain. Konti-konti muna. O, malinis ang kamay ko ha. Kasi mamaya imamasahe natin yung ating dough. Ayan. Dagdagan pa natin. Konti uli. Wag nating biglain. O, kailangan ko ng kamayin. Yan. Basta pag ano dating sa pagkain mga kataba, kinukonsider natin yung ating pagiging malinis lagi. Hindi lang natin basta ikinukonsider. Dapat. Yan. Kasi kaya tayo naglalagay ng tubig gradually. Tinitignan natin yung consistency ng ating flour. Ayan. Pag malambot na, saka natin i-masahe mamaya mga kataba. Balikan nyo ako habang minamasahe natin. Habang minamasahe natin, maglagay tayo ng konting vanilla. At isama na natin ang ating margarine. So yan, balikan natin at imamassage natin. Nagdas ako ng ating flour sa mesa at nilinis muna natin to. No, imasahe natin hanggang sa maging elastic siya ng kaunti. No, nagdagdag lang tayo ng flour pag medyo dumidikit. So ganun lang. I-ano lang natin ng kaunti. Ayan. So, ganun lang ang gawin natin. Tapos, ikat natin according dun sa gusto nating laki. So, balikan nyo ako pag yung elastic na siya at pwede na siyang i-roll at ikat. Ayan. Kinat ko siya ng maliliit. Nasa sa atin lang naman. Tapos, lagyan natin pala man na cheese. I-roll natin. Yan. Ganun lang kasimple, mga kataba. Yan. O, isa pa. Yung malaking cheese ang kunin natin. Yan. Roll natin uli. Yan. Ganun lang. Pwede na natin i-fry. Pwede na natin ilagay ang ating donut. Kamayin ko kasi medyo dumidikit ang ating, yan. Mas maganda pa yung kinakamay ko. Low heat lang to mga kataba. Kasi light brown lang na natin ng kaunti. Ang gawin natin dalawang salang. Usog ka ng kaunti. Ayan. Ganun lang. Alam nyo naman ang gagawin ni Mama Taba. Tapos na. Iyan ka na naman. Tapos na yan. Ano? Loto na. Loto na yan. Huwag yung tapos na yan. Ayan. Halu-haluin natin. Hindi naman ano. Sige. Pwede na natin balikan yan maya-maya.
Pangalawang salang na natin. Ito ng ating cutie donut. Diba? Cute, diba mga kataba? Ayan. At i-dadust naman natin siya ng ating sugar sa ibabaw. Mamayang kaunti. Ayan, balik-balik. Nagsimpleng fried lang tayo ng ating tusino. Hindi ko na pinakita yan mga kataba. Kasi fried lang naman yan. Iba't ibang klase naman ng tusino ang ating binibili. Lagay ako ng konting kamatis at pipino para sa ating tusino. Tapos dito naman yung ating donut. Pwede na natin siyang ayan. Burbura ng sugar para mas masarap. Kasi pag nilagay ko yan dito ayan. Bubudburang po rin uli yan. Tingnan natin mga kataba ang ating donut. O, diba? Malambot. Ayan, mga kataba. Ayan, ganun lang. Budbud uli. Easy donut, mga kataba. Yung easy donut natin, flour lang yan. At ang pinakapampalasa naman niya, ang mga iba nating ingredients ay sugar. Pinakapalaman niya ay cheese. Siyempre, meron din tayong para sa ating ulam naman. Simpleng fried lang ang ating tusino, mga kataba. Nilagyan ko lang ng kamatis at pipino. At yun namang ating bagong saing na rice. Yung pinagprituhan natin ng tusino, inilagay natin dyan ang kanin. Naglagay lang tayo ng dahon ng sibuyas o spring onion at garlic powder. Yan ang ating pagkain ngayon, mga kataba. Easy donut, tusino at ang ating fried rice na pinanggalingan ng tusino. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba!